okay, may problema ako dito sa Okavango ko. Kapag umaangat ng trunk sa likod, nag-i-error, nagbi-beep-beep. Isa sa nakikita kong dahilan pagka nagbi-beep-beep siya is yung kapag merong hindrance. O kung maalala nyo, doon sa nakaraang video ko, nagkabit ako ng mga kung ano nung accessories dito sa loob ng sasakyan. So kasama doon sa mga accessories na nilagay ko, baka yun yung isa sa mga suspect ko. Kaya nagkakaproblema sa pagsasara na to. Unang-unang suspect ko is itong naglagay kasi ko ng yan, dashcam dito sa likod. Yung dashcam na yan ay pinadaan ko ang wires dito. Yan, dito lang yan sa gilid niya. Pababa. Tapos yun, dito sa gilid. Hindi lang maganda yung wiring ko. Tapos dire-diretso na yan doon sa 12 volts ng sakyan. Hindi yan hardwired. So nakalagay lang yun sa 12 volt. Mahaba lang yung USB cable ko. Tapos dinugtong ko siya sa ilalim sa may second row, sa second row seat. Nakatago yan doon. Titignan ko baka ito ba yung problema. Yung inilagay ko na camera na to. Yan, yun yung una suspect ko. At ang pangalawang suspect ko ay ito. Ito niya yan. Di kaya itong step still na to nagko-contribute nung error na yun. Tingnan natin kung ito nga yung contributing factor na yun kasi baka masira. Anong pwedeng gawin para mailubog ng konti? Pwede. Pwedeng ito nga ang salarin. So ayun, nakita ko na yung problema sa nanggagaling. So dito, nakita ko siya may konting scratch. Pag tinignan mo dito sa ilalim, meron din siyang konting scratch. Meaning, ito ay tumatama doon. Dito. Ibig sabihin, pag tumatama yan doon, nagkakaroon ng hindrance sa pag-angat. So ang isip ni Okavango, may nakaharang sa pag-angat niya, hindi niya bubuksan ng todo-todo dahil nga safety feature niya yun. So ito, pinukpo ko lang ng mas mababa para lumubog na hindi naman madadamage yung ilalim. So, hanggang natin ulit kung gagana. Okay, smooth yung pagsasara. So, tignan naman natin yung pagbubukas. Yun. So, ang ending, hindi si Gilly ang may kasalanan. Ako, dahil naglagay ako ng accessory na medyo hindi magandang fit dito sa sasakyan.
dito na nagkakaroon ng harang o balakid dun sa normal na pagsasara ng ano. Ang unang suspect ko nga ito. Yan. So, sa mga tatanong, ba't naman naglalagay pa kasi niyan? Pero kaya naglalagay niyan para siyempre ito ma-protect yung frame nito sa mga gasgas. Yan. Naglagay din ng trunk tray para makapaglalagay ka ng mga kung ano na sa likod. Di ba? So ngayon, okay na siya. At kayo sa mga magkaka-problem dyan, yun. Watch out lang kayo dito sa part na to para hindi mag-error yung trunk ng Okavango nyo. Okay? Tapos, sabi sa akin, para daw makalibrate mo yung height na yan dito sa yung trunk. Sabi sa akin nung technician, pwede mo daw pindutin to ng 5 to 10 seconds kasi maririnig kang beep para calibrated na yung height nito. Testing natin. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. So sa 3 pa lang, tumunog na siya. So ibig sabihin, pag tumunog daw yun, calibrated na yung height na yun. Testing natin siya ulit. Hindi ko lang alam kung saan ginagamit yung calibration. Siguro dun sa maximum height nung sinet mo kapag sineting mo yun sa chinect mo yun sa may ano yung sinelect mo siya sa may infotainment. So far, kinalibrate ko siya dyan sa maximum height na yan. Hindi ko lang pa nakakalibrate sa iba't ibang height. Depende dun sa mode nung infotainment system mo. Ang daming ano, di ba? Ang daming anik-anik sa likod kasi dito kami ngayon sa probinsya, nag-vacation lang saglit. At syempre, bit-bit ang gamit ng mga bagets. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, don't forget to click like and subscribe, hit the bell notification para pas mag-upload ng videos. Again, ako si Kuray at ito ang Okavango Diaries.